Welcome to Donmar TV News Channel. 28% ang nagsabing susuportahan nila si Davao City Mayor Sara Duterte. 28%, take note. Sinundan niya ng 13% presidential preference para kay dating Senador Bongbong Marcos. 11% naman ang nakuha ni Manila Mayor Isko Moreno. Barabay, kung ang magiging VP ni Sara si BBM, aminin mo na malakas na tandem yan, right? Matagal ko na pong sinabi yan. Hindi lang today. Diba ang sabi ko pa nga, yan ang perfect tandem, si Sara at si BBM. Pero, hindi BBM Sara Duterte. Alam ko, sa totoo lang, sa tingin ko, mas sure shot siya na vice president si BBM. Honestly ha, so kung ikaw Duterte supporter ka, ha? Hindi ko mandidato si Mayor Sara, at gusto mo Team Duterte ka, gusto mo for continuity ka, siguradong boboto mo, Bongo. Ganun lang yon. Di ano ba fam, salamat sir. Gets ninyo? BBM kami ba? Eh di go! I-push nyo. Alam problema yun. Eh, wala. Opinion nyo yan eh. Ako hindi yan eh. Sorry. Ano po yung inyong reaksyon na lamang dito sa pinakahuling lumabas na survey ng Okta Research tungkol doon sa mga nangungunang personalidad na maaaring tumakbo raw sa national position? Mukhang nakita ko yung pangalan niya doon, Mr. Senator. Well, siyempre nakakatuwa at na hindi tayo nawawala dyan sa mga survey. Sa aking ako ang basa ko diyan, dahil although sinasabi presidential preferences, yan ang tanong. Eh, dahil malayo-layo pa ng kaunti sa actual na eleksyon, sa ang basa ko diyan sa mga survey niyan, parang tiwala ng tao doon sa mga pangalan na lumalabas. Kaya na ako naman ay natutuwa na hindi nawawala ang tiwala ng tao sa atin. At sana naman ay may pagpatuloy ito. Basta tuloy-tuloy lang ang servisyo natin. Sa ganun, talaga you earn the trust of the people. Yun ang importante. Assessment ninyo dito sa mga nagiging hakbang ng pamahalaan, and kung kinakailangan talaga natin ng todo-kayod na pagsugpo dito sa COVID-19, lalo na ito na naman, may Delta variant na lumalabas at sinasabing mas nakakahawa, nagkakaroon ng kakulangan sa mga ospital, Mr. Senator. Oo nga, talagang napakahirap na hihigpitan na naman ang quarantine level, pero mukhang kailangan eh. Dahil yung Delta variant, talagang mas madaling makahawa ito kaysa sa yung original na COVID. Kaya lahat itong mga hakbang na ito, sa aking palagay, talagang may pangangailangan dyan. Sana lang itong naulit na hard lockdown, kung tatawagin, na dadating, ay talagang maging stricto. Kasi yan lang ang paraan para makasiguro tayo na mababawasan talagang infection rate. Kaya di ba, meron naman daw parating din naman na ayuda. Mm-hmm. Alam natin na inaalala ng mga kababayan natin yung trabaho. Kaya sana pag natapos na itong 2 linggo na lockdown, makakabalik na naman sa, although hindi natin matatawag na normal, sa yung makapaghanap buhay man lang ang ating mga kababayan. Mabuti naman at nasabi na kapagtabi ng pondo ang pamahalaan, ang gobyerno, para sa yun mga maapektuhan nga nitong bagong ECQ at saka lockdown. Meron 4,000 na may bibigay. Malaking bagay dahil talaga nakakatulong yan. Pantawid lang para habang bago makabalik ulit sa normal na trabaho na ginagawa. Pero ang talagang hinahanap ng taong bayan ay sige, nagpapasalamat sila na meron tayong naibibigay na ayuda. Yun lamang, siguro ang mas gusto ng tao ay makabalik sa trabaho. Kasi siyempre, alam naman ng lahat na yung ayuda, yung nagbibigay ng cash na ganyan, ay hindi naman na pwedeng habang buhay yan ang gagawin dahil ito pondo ng gobyerno. Ang talagang habol nila ay makabalik sa trabaho. Ipagpatuloy ay ang pagbakuna.
ang meron tayong konting problema sa supply dahil nag-uunahan ng mga iba't ibang bansa. Ngunit yun talaga ang magiging solusyon dito sa lahat ng hinaharap natin na problema. Pag nabakunahan na, mas magiging maluwag ang ating sitwasyon, mas kaya natin buhayin ulit ang ekonomiya, mas makakapagtrabaho, makapaghanap buhay ang mga tao. Kaya lahat ng problema na iniisip natin, ayaw natin mag-lockdown dahil siyempre bagsak na naman ng ekonomiya. Hirap na yung tao, pagod na yung tao. Ngunit kung kailangan mag-lockdown, paano naman maghahanap buhay naman? So binabalanse yan solusyon dyan ay mabakunahan ang marami. Nang sa ganun, hindi na natin masyadong kailangan intindihin yung infection rate ng COVID at makabalik na tayo sa pagbubuhay at pagpapalakas ng ating ekonomiya. Okay, Mr. Senator, maiba lang po ako ng konti. Mr. Senator, siguro panghuling punto, dahil alam po namin kayo'y survivor dito ho sa COVID nitong mga nakalipas na panahon, no. Baka gusto niyo ho magbigay ng konting tips o paano kayo naka-recover and back to ngayon malakas at masigla muli, Mr. Senator? Well, nung tinamaan ako last year pa March 'yun Kaya hindi pa tayo masyadong nakakaintindi kung ano yung COVID at ano yung mga dapat gawin. Ngunit ngayon, na maganda na ang ating pag-unawa doon sa sakit na yan. At siguro yung payo talaga ng pamahalaan, yung payo ng ating mga doktor, ay balikan pa rin natin yung maghugas ng kamay, magdistansya, magsuot ng mask. Mag-ingat lang talaga, yun lang talaga, hindi naman mawawala yun. Para hindi na, ang pinakamainam na gamot ay hindi na magkasakit. I-prevent na lang yung sakit, huwag nang abutin sa magkasakit pa. Pagka nagkasakit, wala tayong magawa. Kung vaccinated naman, usually asymptomatic yan. Pero kailangan patibayin nyo lang yung katawan ninyo. Kasi it's a question of immunity, kung gaano katibay ang immunity ng katawan mo. Yun ang magbibigay sa iyo ng lakas para ilabanan yung COVID. Kahit na pag tinamaan pa rin, kung malakas naman ang katawan mo, sa aking palagay, mas kaya natin ngayon na gamutin yan. So wala namang special na dapat gawin o gamot na dapat inumin, kundi balikan lang natin yung social distancing, balikan din natin yung pagsuot lagi ng mask, maingat tayo pagsuot ng mask. Alam kong nakakapagod na. At isang taon kalahati ang daming mga restriction. Pero hindi talaga natin maiwasan. Talagang mabagsik itong Delta variant na ito. Hindi natin masasabi dito lang sa Pilipinas, sa buong mundo. Kung basahin nyo sa mga pahayagan, talagang maliwanag na iba talaga itong Delta variant.